Hello, it's Lolly. Welcome back to my channel and welcome to another episode of Hair Talk. Ang dami na nagsusulputan ng mga different local brands na nagbebenta ng hair Botox. And bukod pa ito doon sa mga marami na rin na nagbebenta locally ng mga Brazilian blowout. So for today's episode, pag-uusapan natin ano nga ba ang pagkakaiba ng Brazilian blowout at hair Botox. Kung gusto nyo malaman kung anong pagkakaiba nito at kung anong treatment ang para sa inyo, please keep on watching! Lollipop, lollipop, oh, alright guys, so before we jump into the video, don't forget to hit the subscribe button down below. I-click mo na rin yung bell button beside it so you'll get notified whenever I upload a new video. Disclaimer lang guys, lahat ng babanggitin ko dito sa video na ito ay base sa aking research at base rin doon sa mga nakausap ko ng mga sellers ng mga local ng mga hair Botox. Marami na akong nasubukan ng mga Brazilian blowout brands in the past. Ilalagay ko dito sa info box up yung playlist ko para makita nyo rin kung ano-ano na yung mga nasubukan ko. Pero hindi pa ako nakakasubok ng hair Botox. Yung reason kung bakit hindi pa ako nagtatry nito ay sasabihin ko sa inyo mamaya. Okay, i-compare na natin ang dalawang treatment na ito. Very similar actually ang dalawang treatment na ito dahil pareho sila na nakakatulong para maging smooth ang hair, maging less frizzy, and mag-add ng shine. Okay, dito na yung part na medyo confusing ha. Kapag sinubukan yung i-search ang hair Botox, yung international explanation niya ay iba actually sa mga claims ng mga local na hair Botox natin dito sa Pilipinas. According sa article na makikita nyo sa softer hair, ang major na pagkakaiba nila ay yung Brazilian blowout ay merong formaldehyde or harsh chemical na kasama. Usually, itong formaldehyde na to, ito ang nagkukos na kapag ginagawa niyo yung Brazilian blowout, sumasakit yung mata, masakit sa ilong, kasi lumalabas yung fumes ng formaldehyde kapag ito ay naiinitan. Ang hair Botox naman, according dun sa article na yon, is a deep conditioning treatment. Para kang naglalagay ng mga fillers, pero imbis na sa mukha, sa buhok mo siya nilalagay, so pumapasok siya sa mga hair fibers natin. Yung filler na sinasabi nila, kaya siya tinawag na Botox, is keratin din. So, it's a kind of protein na importante sa mga hair natin, lalo na kung ikaw ay may damaged hair, nawawala yung protein sa buhok. Basically, internationally, ang explanation nila, pag gusto mo na medyo tumuwid yung buhok mo, gumamit ka ng mga Brazilian blowout. Pero kung gusto mo na mawala lang yung buhaghag at maging manageable lang yung hair mo, hair Botox ang para sa'yo. Kaso, bakit dito sa Pilipinas, kiniklaim nila na up to 80% straightening ang mga hair Botox? So, ito na yun guys. Kung ang basis lang natin ay yung dito sa Pilipinas at yung makukuha mo lang locally, iba ang definition ng hair Botox dito sa atin. So, pag-usapan natin kung ang basehan natin ay yung local lang na meron tayo. So, dito sa Pilipinas, ang application ng Brazilian blowout at hair Botox ay medyo magkaiba. Pareho silang gumagamit ng clarifying shampoo bago mo ito gagamitin para bumukas yung mga cuticles ng ating hair at ready siya para mapasukan ng treatment. Pareho rin sila na binababad yung treatment sa hair. Sa Brazilian blowout, hindi na natin siya binabanlawan at diretso nang binoblower. Sa hair Botox naman, kailangan muna itong banlawan pero with water lang bago mo siya iboblow dry. Parehong treatment ay gumagamit ng plancha para patuwirin yung buhok at ma-seal yung treatment sa hair. Pareho rin sila na hindi dapat basain ang buhok ng 2 to 3 days. In terms of effect naman, yung Brazilian blowout ay depende sa brand kasi may mga brands talaga na mataas ang formaldehyde content compared sa iba. So kapag yung brand ng Brazilian blowout nyo ay may formaldehyde, nakakatulong ito para bumagsak yung buhok at medyo mag-straight. Sa hair Botox naman, kiniklaim nila ang up to 80% na straightening effect. So syempre, depende pa rin ito sa buhok mo, lalo na yung mga strands ng buhok natin, magkakaiba tayo, kaya depende pa rin yung effect niya. Diba sabi ko kanina, hindi pa ako nakakasubok ng hair Botox. So, ito yung reason kung bakit hindi ko pa siya nasusubukan. First, may ginawa ako ng Brazilian blowout and yung brand na ginamit namin ay medyo masakit sa mata, tsaka sa ilong. So, for sure, meron itong formaldehyde content and na-inhale namin siya. Matapang yung amoy niya, pero ang fabulous talaga nung resulta.
Kaso, ayaw ko na ma-expose lagi sa formaldehyde kasi hindi siya maganda sa health. And actually, may mga articles na rin na nagsasabi na ito ay nakaka-cause din ng cancer. Baka sabihin nyo, wala namang formaldehyde content ang mga hair Botox, but ayaw mong gamitin? Well, upon asking sa iba't ibang mga local sellers ng hair Botox, hindi ko nasasabihin yung mga brands, sinabi nila sa akin na meron pa rin formaldehyde content ang mga hair Botox nila. Kaya nakakatuwid yung mga hair Botox kasi ginagamitin pa rin daw nila ng formaldehyde. Yung iba, sabi, mas mataas pa yung formaldehyde content ng hair Botox compared dun sa Brazilian blowout nila, kaya mas maganda daw yung effect nito. Yung isa naman, sabi, mas konti daw yung formaldehyde content ng hair Botox nila at mas malakas yung scent para ma-overpower nung scent yung chemical. No doubt na mas maganda ang effect ng hair Botox compared sa mga ibang Brazilian blowout na meron tayo. Pero kung i-risk ko naman yung health ko sa future para lang magawa yung mga treatment na ito, wag na lang. Meron naman mga treatments na hindi ko magamit ng formaldehyde, so yun na lang ang gagamitin ko. So guys, ayan, sana nakatulong at naliwanagan kayo kahit konti sa pagkakaiba ng Brazilian at hair Botox. So depende pa rin yan sa kung ano ang gusto nyo sa buhok nyo, dahil pareho naman siyang pwede sa damage, pwede sa mga bagong rebond, and pwede rin siya sa mga dry hair. So that's it for this video. I hope you like it. If you have any questions or suggestions, please leave it in the comment box below, and I'll see you next time. Don't forget, smile! There's always a reason to be happy. Bye!